welcome back to my channel. In today's video, I will be showing you how I do my makeup that is suitable for wearing mask. So if this is something that you are interested in, just keep on watching. Before we start, take note that my skin type is oily and acne prone. So rest assured that all of the items that I'm going to show you are oily and acne prone friendly. Okay, let us start. Usually, nag-start ako sa aking brows kapag ginagawa ko yung brows ko ng as in super plakado. But nowadays, hindi na ako masyadong nakikilay kasi makapal na siya, as you can see. So, hindi ko na siya masyadong ma-shape. So, mag-start tayo sa base ko. Nag-moisturize na ako using this one. This is the Fresh Formula Hello Hydration Mist. So, I moisturized my face using this. So, now, let us go straight to my base. Basically, ano lang yung ginagamit ko? Sunscreen lang. Pero kung gusto ko ng extra coverage, I go for this one. This is the BLK Cosmetics Skin Tint Sun Shield with SPF 30, UVA, and UVB. This one provides coverage para matakpan yung blemishes mo and then dark spots. And also, meron na siyang SPF 30 that makes us safe para lumabas kapag naaarawan tayo. Nagdalagay lang ako ng konti. As in, konti lang. And mga ganyan. Para lang matakpan yung mga blemishes ko. Using this sponge para ma-even out yung pagkakalagay sa kanya. Kasi wala na naman ako masyado mga pimples. Pero meron lang ako mga dark spots. So, ayun lang yung i-cover ko. Take note that I already sanitized my hands using this sanitizer. Yan. Bago nyo i-touch yung face nyo, make sure na malinis na yung kamay nyo. Para safe. And then, syempre also, para hindi na rin tayo magkaroon ng breakout. Look at my mirror. Isn't it cute? Yan. Sabi mo, salamat, Shopee. Iba ko ano na lang in-order ko. Dumating na ako sa point na pati salamin in-order ko na sa Shopee. Yan. As you can see, fina-focus ko lang siya dun sa mga areas kung saan ako merong blemishes. Kasi nga, thankfully, okay naman yung skin ko ngayon. If you want updated skincare routine, comment down below. So, spread ko lang siya using this sponge para mas manipis yung coverage niya para less likely na mag-transfer siya. Kasi, the more na makapal yung ilalagay natin, syempre, mas magta-transfer siya sa mask na ating gagamitin. And ayaw naman natin yun, diba? Kasi, diba, pag tinatanggal natin yung mask, it's so gross kapag merong mga black or brown na nag-transfer na makeup. Pero kung okay lang naman yun sa inyo, edi go kasi that's your preference. Pero para sa akin lang, ayoko nung... Kaya nga sabi ko hanggat maaari, minsan sunscreen lang yung ginagamit ko. Para at least white siya. Kung if ever mag-transfer man siya doon sa mask, hindi ko siya masyadong makikita. Hindi siya maputi, meron lang light. Eh since sunscreen siya, siguro nagkakaroon ng white cast dahil dun sa light sa ginagamit ko. Pero hindi siya maputi. Actually, feeling ko nga dark na siya sa akin, yung shade na yan. Ayan. So, ganyan lang. Super sheer coverage lang. Hindi na rin ako masyadong gumagamit ng foundation. Grabe, yung mga foundation ko, simula nung nagsusuot ng mask. Lagay lang ako ng konti pa para dito. Simula na nagsusuot na ng mask, yung mga foundation ko, wala na, hindi ko na talaga sila nagagamit. Comment down below kung gusto niyo charot. Hindi, oo nga, ang dami ko nang napamigay kasi wala. Ayoko talaga kasi nung nakikita ko dun sa mask yung mga brown. Lagay ko na lang sa neck ko kasi sobrang nakuha ko para pumantay din naman. Okay mo siya, feeling ko. Actually, hindi naman to nakikita, so bakit ko pa siya ikinocover? Tinanggal yung mask, diba? Diba kung mapapansin nyo, yung mga dark spots ko, ayan o, ayan, ito. Lahat ng tatamaan, ayan, ng mask. Kasi feeling ko nai-irritate din. Kapag naglagay tayo ng mas makapal, feeling ko mas nasa-suffocate yung skin natin, diba? Meron kang foundation, tapos yung pawis natin natatrap, tsaka yung oil natatrap sa mask. Baka mas mag-break out lang tayo kapag sobrang kapal yung base natin. So, ayan lang. Okay na ako sa base ko na yan. And then, oh my god, hindi ko na i-prepare. Kunin ko lang yung tint na ginagamit ko for my cheeks. So, ito yung, actually, meron tong kasama, ano? Meron tong kasamang concealer. Ayan. Ito yung concealer niya. Cream to powder siya. Pero mas makapal yung consistency nito. Kesa dito, ito pa rin yung favorite ko na
na base. Ito lang yung ginagamit ko sa kanya. This is the Elana's Lip Drunk Blush. Ayan. Espresso Martini yung shade niya. Actually, hindi ito yung first preference ko na shade. Pero yung amoy kasi niya, amoy coffee vanilla siya. Since ako, na-addict sa vanilla scent, ito yung kinuha ko. Ayan, ito lang yung gagamitin ko. It is a brownish, parang autumn shade. At ang gagamitin ko lang ay fingers. So, kumuha lang ako ng konti. Ayan, nakikita nyo, meron akong link dyan. Kasi, ito yung ginagamit ko para mapatungan pa siya ng powder. Para less likely siya mag-transfer kapag nasa ilalim siya ng powder. Tsaka, super nagtatagal to. As in, kahit maghapon, nandyan pa rin. Tapos, meron tong konting shine na ibinibigay. Pero, since kinapatungan ko siya ng powder, medyo nawawala siya. Pero okay lang naman yun sa akin, since oily skin nga ako, magkakaroon din ng shiny face ko sa ayaw at sa gusto ko. Yan, lalagay lang ako ng konti dyan, damay na natin ay long para drunk blush. Safe siya para sa skin natin, okay siya. Medyo pricey nga lang siya. I got this one for $499 yata. And then yung $499 na yun, ano lang, yung refill lang, eto. Mahaba kasi nails ko, so hindi ko makuha. Wait lang. Ayan. Ito lang yung mabibili mo. Nakalagay siya sa parang carton na packaging. Kasi, ano nga sila? Oops! Grabe! Nakuha ko siya. Ano sila? Parang environmental friendly. Ganyan. Tapos advocate din sila ng pag-reuse, recycle. So, yung mga pants nila, like this one, ibinibenta nila ng bukod para pwede mong i-refill once na naubos na. Pero feeling ko sulit naman kasi yung quality at saka yung ayun, yung skincare benefit na makukuha natin. Masisiguro kasi natin na okay yung nilalagay natin sa face. Especially ako, sobrang acne prone and sensitive ng skin ko. Hindi lahat nag-work sa akin. Ayan. Yan, pag okay na, may konti ng kulay ang ating cheeks. Next ko na is powder. Yung powder ko is also acne prone safe. This is the Dr. Sensitive All Day No Sebum Blur Powder for Soft Focus Effect. This one is translucent. So yung Dr. Sensitive, super okay nila. Kagaya nga ng pangalan nila, for sensitive skin and also for acne prone skin. Tapos itong isang to, para lang siyang normal powder, yung pulbos na ginagamit natin. Kinukuha ko lang siya using this brush. Tapos, itinatap ko ng konti. Tapos yan, lalagay ko na sa face ko. Para lang mag-mattify. Tapos para malak yung inilagay natin ng mga liquid or balm. Para hindi siya magta-transfer. Okay lang na medyo marami yung mailagay ko. Pero hindi naman yung super dami. Okay lang na medyo... yun na lang problema. Kasi hindi siya, ano, hindi siya pressed. So, syempre, meron siyang fallout. Meron siyang fallout, so make sure lang kapag colored yung damit, ingatan nyo paglalagay. Anyway, mapupunas naman siya kasi translucent lang siya. Hindi siya nagmamark dun sa damit. Nilalagyan ko na yung eyes ko. Sobrang saya ko kasi freely ko na siya nalalagyan. Kasi kanina lang naubos yung ano ko. Nagpa-eyelash extension ako. Pero wala na siya. Kanina na lang siya naubos. Actually, tinanggal ko na siya. Kasi hindi na ako masyadong comfortable sa kanya kasi... kokonti na. Alam mo yung ibang space meron, yung iba wala. So, hindi na siya even. So, para makapag-mascara ako, tinanggal ko na siya. Sobrang sulit nito kasi magkano lang ito, 150 plus. Para siya actually yung niche do. Pero ito, doctor sensitive siya. So, feeling ko okay kasi yung mga doctor sensitive sa acne prone skin. So, feeling ko okay ito. I don't know kung meron pa tong ibang variant. Pero ito lang yung nakita ko, wait. Tapos, translucent siya. Pero meron siyang shade number 1. So, feeling ko, baka may number 2, may number 3, di ba? Kaya, ayan. Ayan, pero yun lang yung nakita ko. Siguro, maglalabas pa lang sila. So, kapag okay na tayo sa face natin, na ganyan ang itsura, sis, makikita natin sobrang white niya. Mamaya ko na yun aayusin. Punta muna tayo sa brows. Sabi ko nga, makapal yung kilay ko. Hindi na ako naglalagay ng pomade or ng gel. Ang ginagawa ko na lang is, binabrush ko yung kilay ko ng ganyan. Tingnan niyo yung ano ko, salamin ko. Grabe, sobrang ganda niya. Binabrush ko lang yung kilay ko. And then, konting fill lang. Kasi nga, makapal na siya, diba?
using this care line, Wow Brow Liner, yung mas makapal na side, kasi dalawa tayo, yung manifest tsaka yung mas makapal. Medyo i-outline ko lang siya ng konti, pero not super pakak. Ayan. So, okay na siya. Ang problema ko na lang ngayon, paano ko siya papantay dito? Kasi, diba, ito yung mas mataas talaga, naturally. Tapos, ito yung parang sobrang baba. Ah, diba, sobrang kapal na nito. Tapos, ito naman ang nipis. Feeling ko okay na yun. Wala namang papansin siguro ng kilay ko na, girl, di pantay ang kilay mo. Para mag-set, ilalagay ko na itong Brow Natural. Natural. Brow Natural by the Brow Soapery. Eyebrow soap to. Grabe ang hirap niyang buksan. Pinitura niya, clear lang yung binili ko. And then, i-spray ko lang siya using, again, the Fresh Formula Hello Hydration. Kasi soap to, so para siya mabasa. Isprint ko nitong mist. Any mist daw will do. Actually, aloe vera mist yung ginagamit nila. Pero wala yata akong aloe vera mist. Ito talaga yung mist na ginagamit ko. So, ayun na lang. And then, using this spoolie, talagay mo na sa kilay mo. Nakakatulong to para mag-stay siya in place. And then, nakaka-add din siya ng volume. Or feeling ko lang yun. Actually, yung iba, nakikita ko, sobrang galing nilang gumamit nito. Tapos, ako, ewan ko. Wala lang. Feeling ko ganito na siya nag-work sa akin. Pero sa iba, sobrang ganda ng itsura kapag ginagamit nila. And then, kapag tapos na, pinupunasan ko lang yung spoolie kasi kadiri pag natutuyo yung soap. Pati yung gilid. Pinupunasan ko lang. And then, okay na tayo sa brows. Lalagyan natin ng remedyo yung eyes natin na parang kagigising lang. Actually, maaga pa ngayon, kagigising ko nga lang talaga at may kape pa nga ako dito. Wait lang. Kaya sobrang ganito pa yung boss ko kasi nagkakape pa lang ako. Maaga pa kasi. Actually, hindi na talaga maagap. Bigat lang talaga akong gumising. Using this pink sugar eye candy. Alam niyo ba? Last December ko ito binili. Swear na ba ito? Hindi pa naman. Last December ko ito binila. Sobrang sulit niya. Kasi ito yung itsura niya. Ayan. Eye candy siya. Dalawa yung shade nito eh. Ito yung cotton candy. Nakalimutan ko na yung shade ng isa. So, ganito yung mga kulay niya. Puro neutrals. Meron lang siyang pink and mauve or purple. Tapos may mga shimmer and glitter siya. Pero feeling ko sobrang sulit nito. Kasi actually, ito na talaga yung ginagamit ko for contour or for bronzer. Kaya pag aalis ako, ito lang yung dala ko. Masaya na ako. Doon muna tayo sa eyes. Alam nyo ba, mag-film pa ako ng ibang video. Tapos naisip ko lang din na, why not gawin ko na itong mask friendly or mask proof makeup ko para 2-in-1, diba? Kasi wala akong masyadong ginagawa. Ang dami kong time, mababash ako pag sinabi kong marami. Wala akong ginagawa. Kasi diba pag teacher, ayan, nasa bahay ka lang, nag-check ka lang. Actually, nilalagyan ko ng kota yung sarili ko na kapag nasigan ko na yung ganito karami, ganyan, nag-stop muna ako kasi sabi nga ni Miss Paranaque, kailangan meron kang boundary sa sarili mo. Kasi since work from home, nasa bahay ka, di mo na alam kung kailan ka magre-rest or kailan ka mag-work. So, bigyan mo din ng kota yung sarili mo na kapag may nagawa ka na naman, pwede ka na mag-stop para gawin mo na yung mga bagay na gusto mong gawin, like this one, mag-ayos, mag-film. Okay. Tsaka kahapon, nakakatuwa. Actually, wala akong nagawa kahapon. Wala akong na-checkan kahapon sa kota ko, pero okay lang yun. Kasi, kahapon, nag-drawing ako. Dati ako nagda-drawing, pero hindi ako pro, hindi ako sobrang galing. Pero, na-enjoy ko siya. Actually, kapag may mga exchange gifts sa school, ganyan, ang nilalagay ko sa wishlist ko mostly, mga art materials, color pen, tapos glitter pen, mga ganyan. Kasi nag-e-enjoy ako. Lahat basta na may mga arts,
Ito, pag may make-up, enjoy ako. So, bakit ba? Diba? Kahit sa pagsayaw, sa pagkanta, kahit hindi naman kayo sobrang galing. Kapag nag-enjoy kayong gabi, eh di why not? Wala naman kayo na preparation, iba. Kasi, ngayon, diba, pandemic, lahat to bago sa atin. Hindi tayo sanay na nasa bahay, nag-i-stay, kasi usually nag-work tayo. O kaya, umaalis, ganun, gumagala during weekend. So, parang lahat to bago sa atin. So, for our ano na din, mental health, kasi ako sobrang gala ko talaga. Like, Sabado, Linggo, nung normal pa. E di syempre, Monday to Friday, nasa school ako, nag-work ako. Kapag Sabado at Linggo, kumagala talaga ako. Dapat para mas safe, sa bahay lang tayo. Wow, dinahilan. Pero actually, wala lang talaga akong kasamang gumana. Kaya hindi na ako gumagalo. Ayun, kapag Sabado at Linggo, nasa bahay na lang. Kaya, makeup na lang ako, diba? For my nose contour, ito lang dalawa yung pinag-mix ko. Diba? Sobrang all around na tong palette nito, sis. Pero wait lang, kasi pinapawisan ako. So, mahihirapan ako mag-blend, kaya lagyan mo na. Kapag may pawis, ganyan. Or kapag may oil build-up, ang hirap niyang i-blend. So, para wag ako mahirapan, nilagyan ko lang ng powder. Okay, balik na tayo. So, ayun. Gawin-gawin nyo lang yung mga ano, mga nagpapasaya sa inyo. Wow, nagpapasaya. Yung mga feeling na nare-relax kayo, ganyan. Tsaka, kahit hindi ka nag-work, kahit nag-aaral ka pa, so, syempre, ang hirap din kasi kung kami mga teacher, hindi kami sanay sa ganitong setup. Syempre, kayo din mga students, hindi rin kayo sanay sa ganitong setup. So, okay din na wag nyong i-stress masyado yung sarili nyo. Though nakaka-stress talaga. Kasi nga sabi ko, bago to lahat sa atin. So, lahat tayo nag-cope up. So, hanapin nyo kung anong way na effective para sa inyo na nakakapag-aral kayo. Pero at the same time, hindi pa rin kayo sobrang stress. Hindi i-pressure masyado yung sarili nyo na kailangan ganito, ganyan. Sabi ko nga kanina, maglagay kayo ng quota na kapag nakagawa na ako ng ganitong subject, ganyan. Kasi, wala, sarili nyo lang din naman kasi yung mahihirapan. Pero hindi ko naman sinasabi na pabayaan yung studies nyo or yung work nyo kasi nga nakaka-stress, di ba? So, wala naman ako sinasabi na, ay, wag nyo nang gawin to, ganyan. Ang akin lang, bigyan nyo yung sarili nyo ng prize kapag naka-achieve kayo ng gantong subject, ganyan. Kung saan kayo magiging masaya? Pero kung sa kanya kayo magiging masaya tapos wala na siya, edi, hanap kayo ng panibago kasi yan. Char! Hindi. Ayun, basta kung ano yung effective sa inyo na makakapagtanggal ng stress nyo, go lang. Para hindi naman tayo lahat na i-stress, diba? And then, i-bronze ko yung face ko using this Vice Cosmetics Aura Contour in the shade Porsche. Feeling ko masyado siyang red para sa shade ko or para sa skin tone ko. So, as bronzer ko lang talaga siya nagagamit pang warm ng face. Ang pangit niya tingnan sa eyes ko at saka sa nose ko. Ayun na. Ayun lang ang kwento nito. Tapos, alam niyo, nakakatulong din na ano, eto, yung pandemic, para mabalik yung mga communication natin dun sa mga sa ibang tao. Kasi, di ba dati lahat tayo sobrang busy. Lahat tayo nasa labas, nai-stuck tayo sa traffic. So, parang nauubos yung oras natin sa labas ng bahay. Pero ngayong pandemic, ang cute. Ang cute. Ang galing. Kasi yung mga dati ko nang kakilala, yung mga dating kakilala ha, hindi kung sino. Yung parang mga bumabalik yung bumabalik na mga tao ha, hindi mga feelings. Ayoko na. Yung mga dati nating kakilala na parang hindi na nawala na tayo ng communication sa kanila. Dahil nga nagkaroon tayo ng kanya-kanyang buhay sa adulting, ganyan. Ang galing kasi hindi na rin sila busy. Na kumbaga nasa bahay na rin sila, nawala nating communication sa ibang tao. Parang galing. Kasi ayun, nakaka-communicate na ulit natin sila. Dahil nga dito kasi karamihan sa atin nasa bahay na lang. So para ang dami na natin na time. Especially kayo na nasa bahay lang kayo. Nung, naiyak ako. Wait. Hindi kasi nung bago pala yung pandemic nasa bahay ako. Ang galing kasi nakakausap po na ulit sila. Mama, naiyak ako.
Nami-miss ko sila. Wait lang. Ninyo ko. Sobrang babaw lang talaga ng luha. Wait lang, masisira yung eye makeup ko siya. Guys, ang title nito ay New Normal Makeup Plus Coping Up sa New Normal. Wala naman sinabing iyakan. Hindi. Ever since kasi, nung 15 pa lang ako, nag-college ako. 15 ako college na ako. O, 15 ako nag-college ako. Hindi na ako sa amin nakatira. Kasi sobrang bagal ko mag-prepare, sobrang bagal kong kumilos. So, nag-apartment ako. 19 ako, nagtatrabaho na ako. Ang layo ko na sa amin, like, nandito na ako sa Laguna. Tapos nasa Quezon yung family ko. Itong pandemic ko lang talaga sila nakasama. So, ayun, kung nasa bahay niyo kayo, kunin yung chance na makasama yung family niyo, o ganyan, makabanding nyo sila. Kasi sabi ko, hindi naman ito palagi, hindi tayo palagi nasa bahay lang. Darating din yung time na, ayun, babalik tayo sa normal, tapos mag-work na ulit kayo, mag-aaral na ulit kayo. So, bihira lang yung time na makasama yung family. So, tingnan na lang natin yung mga positive. Ay, ito pala yung nilagay ko, yung Sassy Colors Radiant Glow Powder Blush. Actually, wala talaga siyang kulay masyado as blush. Ganyan yung kulay niya, ayan. Hindi talaga siya masyadong kumukulay. Pero gusto ko yung glow na ibinibigay niya. So, naglagay din ako. So, ayun lang. Grabe, ang iyakin ko. Ganun ako kaiyakin, guys. Pag naaalala ko yung, yun. Nang tagal-tagal ko nang malayo sa kanila. Naiyak na naman ako. Parang hiyan naman. Pag naaalala ko na, parang ang tagal-tagal ko nang malayo sa kanila. Doon palagi naman kayo may communication. Naiiyak talaga ako. So, ayun. Ito yung highlighter na ginagamit ko kapag gusto ko maging extra. Lang po. And then, sa cheeks. Ayun, basta kapag nasa bahay lang kayo, cherish nyo lang yung moment ang kasama nyo, yung kapatid nyo, mga magulang nyo. Kasi para pag bumalik na sa normal, diba, meron kayong time kasama sila. Okay na ba yan? Okay na ba yung mukha ko, guys? Or never naging okay sa mukha ko? And then, magmamaskara na ako since sabi ko nga wala na ako extensions. May isa pa natira extension. Wait lang, bunutin ko ng pamit eh. O, diba? Ano? Ayun. Kailangan namin lumabas para kunin namin yung mga answer sheets ng mga bata, yung mga sinagutan nyo. Ganyan. Para ima-check namin dito sa house. Yun lang, yung mga times na lumalabas kami. Tapos, for grocery. Tapos, kapag lalabas kayo, ayun, make sure pa rin na i-follow nyo yung mga protocols. Like, palagi magsuot ng mask, ng face shield. Pero personally talaga ako, hindi talaga ako ma-face shield na tao kasi parang wala akong makita. Ewan ko, parang hindi malabo yung mata ko pero feeling ko clouded yung paligid. Ewan ko, parang ang clouded ng paligid kapag naka-face shield. Ayun, tapos palaging mag-hand sanitizer. Especially ako, nagko-commute kasi ako. Pag pumupunta sa school, palagi mag-alcohol and sanitizer. And then, paglabas ng bahay, first kung ginagawa palagi, syempre tatanggalin mo yung mask. And then, wash your hands. Bago mo i-touch ang kahit anong bagay na nasa loob ng bahay mo. Tapos, kung hindi pagod na pagod, syempre maligo. Kung pagod na pagod, edi magpahinga muna. Ganyan. Ilang weeks lang ako naka-extensions, pero parang hindi niyata ako marunong mag-mascara, guys. Pansin niyo ba? Guys, kung nanonood kayo nito ngayon, can you do me a favor of commenting down below questions? Gusto ko talaga gumawa ng video na Q&A eh, pero wala naman ako question na i-answer. Favorite ko talaga yung mga gantong type ng video. Yung chika, ganun. Siyempre, pangalawa lang to sa haul kasi mas favorite ko pa rin yung haul. Dami ko kasing nababasa na nahihirapan silang. Kaya din ginawa ko tong video na to. Kahit walang nagtatanong. Or kung walang may pake. Ang dami ko rin kasing nababasa na yung parang nahihirapan silang mag-cope. Kasi ako, sobrang tagal ko na hindi nagagawa yun. Yung itong pandemic lang, as in, simula March to September, yun na yung, simula nung nag-15 ako, yun na yung pinakamatagal na nakasama ko sila. Kompleto kami sa bahay. Wait lang, iiyak na naman ako. Ano ba? Yan, okay na yan. Yung ko na umiyak. After nyan, matatapos na tayo, guys, pero gusto ko pang mag-chika. Meron akong dalawang option for your lips.
This is the Maybelline Super Stay na Coffee Edition in the shade Hazelnut Hypnotizer. Sobrang cute nito. Ayan, ganyan yung color niya. Pero, intay mo siyang mag-set bago ka magsuot ng mask. Ayun, yun yung isa kong option. Kapag nag-set na siya, hindi na siya magta-transfer kasi nga super stay. Next is this one. Ito yung palagi kong ginagamit. This is the Happy Skin Generation Active Kiss and Bloom Water Lip and Cheek Tint in the shade Focus. Tapos, cute yung tint na to kasi hindi siya nagta-transfer talaga. Tapos, wait nga, tapusin ko muna bago ko mag-cheek. Swed-swed na lang siya. Cute siya kasi natural siyang tingnan. Hindi siya magta-transfer. Tapos, ayun, parang your lips look better din. Okay na ba? Ikulang pa ba sa face ko? Wala, actually, ganyan lang talaga yung itsura ko eh. Ayun lang, wala man nga tayo magagawa eh sa new normal. So, embrace na lang natin kung ano, yung mga pagbabago, yung mga protocols, i-follow natin. Make sure na siya safe palagi tayo. Take care of our mental health. Bigyan mo yung time, yung sarili mo ng time para mag-cope up kung naninibago ka. And then, yung communication, kung malayo kayo sa family nyo, malayo kayo sa friends nyo, sa loved ones, make sure na nagko-communicate kayo kasi mahalaga talaga yun. I'm back. So, usually, yung ginagamit ko ay ito, yung disposable mask. Or, kapag nagkakaroon ako ng breakout, kasi nagbe-breakout ako feeling ko sa tela nito, so, gumagamit ako ng yung sobrang soft na cloth mask. Yun yung unang kong ginagamit, then pinapatuwang ko ito. Kasi ito pa rin daw yung pinaka-suggested. But, kapag maraming tao, like, aalis talaga, pupunta sa maraming tao, makikipag-communicate sa maraming tao, I use yung white one, the N95 one for safety. So, ayun lang. Ito yung mask na ginagamit natin. Usually, tinatali ko siya kasi sobrang laki niya dito. May space siya. Nagkakaroon siya ng space dito. So, parang nawawala yung purpose niya. Kasi, kung makapasok lang din naman dito yung air, so bakit pa tayo nag-mask, diba? So, tinatali ko siya. Ayun. So, let's check lang kung diba sobrang luwag niya kapag hindi siya nakatali. So usually, sinatali ko siya para nakaganyan siya. Pero yung tint na yan talaga, sobrang ano niya. Sobrang transfer proof niya. And yung mga makeup talaga na ginamit ko, transfer. Tada! Hindi nakikita. Pero basta transfer proof siya. Wala akong dapat patunayan. O diba? O wala. Okay, ayun lang. Sobrang simple na lang nung look natin. Bumabawi na lang tayo sa mata. Kasi nga, hindi na naman nakikita yung ibang part. Pero kung gusto nyo maging extra, pwede nyo itong gamitin or kung may pupuntahan kayo. And then after that, pag nandun na kayo sa pupuntahan nyo, tatanggalin yung mask, merong picture-picture, meron kayo mang kausap. Okay then, pwede natin gamitin itong makeup na to. So, ayun lang for this makeup. And ayun lang para sa share ko about the new normal. So, please, kapag manonood ko ng video na to, please, comment down below a question. Gusto ko talagang gumawa ng Q&A video about everything about life, about myself, sa mga makeup, sa fashion, sa new normal, sa pagti-teacher, sa pa ba? Sa skincare, sa braces, kahit saan, basta any question, pwede niyong i-drop sa baba, please. So, yun lang, if you enjoyed this video, don't forget to give it a thumbs up. Subscribe to my channel for more videos and don't forget to stay safe. God bless. Bye.